Hello guys, ngayong araw na ito ay maggawa ko lang simpleng drawing lang dahil sa Holy Week ngayon. Inaalala itong seven last word. Yung first word po ng ating Panginoong Diyos habang nandun siya sa cross ay yung nasa Luke chapter 23 verse 24, ang sabi niya, "Father, forgive them for they do not know what they do." So yun po ang unang word ng ating Panginoong Diyos doon sa cross ng Kalbaryo ay ang sabi niya, "Father, forgive them for they did not know what they do." Doon sa first word ng ating Panginoong Jesucristo na sabi niya, "Father, forgive them for they do not know what they do." So marami ang hindi pa talaga nakakaalam, no, sa dakilang layunin ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. At bakit na mas pinili, mas sinigaw ng mga tao ang sabihin, "Crucify him, ipako siya sa krus," kaysa sa sabihin, "Iligtas mo kami." Basically, yung nalala natin yung pagdating ni Jesucristo, yung triumphal entry niya sa Jerusalem, na siya ay sinalubong ng mga maraming tao at nag-celebrate sila. Ang sabi, "Hosanna, Hosanna in the highest." So, yun ang sinigaw ng mga tao habang si Jesus ay papasok sa Jerusalem. But after five days, ay napalitan ang sigaw ng mga tao. At ang Hosanna, ang sabi ay save us, napalitan ito ng crucify him. Naging dahilan, no, kung bakit nasabi ng ating Panginoong Jesus doon sa cross that, "Father, forgive them, no, for they did not know." Marami tayong experience sa buhay. Masasabi pa rin natin, kung minsan, pag naparatangan tayo ng hindi tama, ay nakakasabi tayo. Ang sabihin na lang talaga natin na, "Panginoon, patawarin mo sila." No? Lalo na kung wala naman tayong ginagawa na mali at naparatangan tayo. Lalo na, okay, kaibigan ako na nakulong dahil naparatangan lang, no? At napakasakit nun. At imbis na kumante, ay sasabihin na lang niya na bahala na ang Panginoon sa kanila. Ganun ba? Hindi naman nila, kaya nila alam yung ginagawa nila kasi napakulong tao, pero actually hindi naman nila alam yun. Of course, I know that many of us had experienced false accusations, di ba, in our life. And instead na we will react, ang sabihin na lang natin ay patuloy pagkatiwala sa Panginoon. And let the Lord bring justice and let the Lord do the vengeance. Bilang Kristiyano, may mga false witness, may mga pag-aakusa at makarintay ng mga minsan masasakit na mga salita which is sometimes malayo or wala namang katotohanan. Sabihin na lang natin, "Father, forgive them for they do not know what they do." Now, let's move to the next word of our Lord Jesus Christ while on the cross, saying, "Today you will be with me in paradise." Nasa Luke chapter 23 verse 43. So alam naman natin na si Jesucristo ay napako dun sa cross at sinama siyang maipako dun sa mga makasalanan talaga, no? Ang mga kriminal, yung magnanakaw na kasama niya sa doon sa cross ng sa Kalbaryo. At yung isa ay nasa kanan, no? At yung isa naman ay inilagay sa kanyang bandang kaliwa. So alam natin na tatlo yun sila na nakulong. Tatlo yun sila na napako sa cross, di ba? Si Jesus, sa gitna, at meron pang dalawa pa, no? Sa kabilaan ng ating Panginoong Jesucristo na napako din doon sa cross. At isinabi sa isa doon sa napako, no? Sa cross, na, "Panginoon, alalahanin mo ako." Yung pangalawang word ng ating Panginoong Jesucristo ay
truly, truly, I said to you, today you will be with me in paradise. While si Jesus ay napako dun sa cross at may kasama siyang dalawang kriminal. Yung sa kabila na nakapako ay na kriminal ay sabi niya, itinuligsan niya si Jesus. Isa ito sa mga ano eh, sa mga hindi naniniwala kay Jesus na tagapagligtas. Sabi niya, Diyos ka naman pala, di ba? Eh, kung Diyos ka nga, eh, mabuti pa, bumaba ka dyan sa cross at naniniwala ako sa'yo na ikaw na talaga ang Diyos. At yun na, nirebuke siya ng isang kriminal, no? At ang sabi, uy, kanamang ganyan, eh, tayo, napako tayo dito sa krus, eh, dahil may kasalanan tayo. Pero si Jesus, wala naman niyang kasalanan, eh. At napako niya dito, nagkarapat dapat lang sa atin na napako dito sa krus kasi makasalanan tayo. Ano? Pero si Jesus, walang kasalanan. At lumingon siya kay Jesus, sabi siguro niya, Jesus, sabi niya, alalahanin mo ako kapag ikaw ay maghari na. No? Remember me, in your kingdom. Kusubot pasabot, ibig sabihin ay naniniwala siya na ang Panginoon ang siyang tagapagligtas. At napaganda ng ugon ni Jesus doon. Ang sabi niya, today you will be with me in paradise. Ngayon din ay makasama kita sa paraiso. So, isa itong napaganda ng encouragement na sa buhay ng isang tao na ang Panginoon ay tunay nga na kaya tayong ahunin, no? Mula sa isang nakahihiyang sitwasyon na mapako sa krus dahil sa siya ay isang kriminal, no? Kinatakutan sa mga tao, kinagalitan ng mga tao dahil siya ay kriminal. Ngunit nang siya ay lumapit kay Jesus at naghingi ng tawad at niwala na si Jesus ang tagapagligtas, agad-agad ay hindi nagtatubili ang ating Panginoong Hesus Kristo na siya ay sinabihan, today you will be with me in paradise. Ibig sabihin ay natanggap po ng isang taong ito ang kaligtasan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At yung pangatlong word ng ating Panginoong Hesus Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay sabi niya, woman, behold your son. Nasa Luke chapter 19. Sa ngayon siguro dito na lang siya expose yung sayings na yan ng ating Panginoon. Hindi ko mabigyan focus na yan. At ang pang-apat na word ng ating Panginoon ay sinabi dito sa Matthew chapter 27 verse 26 na ang sabi niya, Eli Eli lama sabachthani, na ang sabihin ay my God, why have you forsaken me? Alam naman natin, no, sa Bible na dami talagang mga anak ng Diyos sa mga pangyayari. Nasa Israel, ang mga Israelita, si Moses, si David, si Joseph, talagang iniligtas sila ng Panginoon. So may mga instances na ganyan minsan sa buhay natin na ang kailangan natin ng pagliligtas ng ating Panginoon. Sisipan tayo minsan na, asa na ba ang Panginoon? Why have you forsaken me? No, sa mga pinagdaanan natin ngayon sa ating buhay, no, sa panahon ng pandemic, sa panahon ng mga karamdaman, sa panahon ng mga pagsubok sa buhay, minsan masasabi natin, Lord, why have you forsaken me? Lama sabachthani. Minsan may mga panahon na parang hindi natin makikita ang kapangyarihan ng pagliligtas ng ating Panginoon. Yung aking papa, kamamatay lang ng aking father, and I pray for him. Naging ako ng milagro na siya igagaling mula sa kanyang karamdaman, ngunit ganun pa man ay hindi talaga pinangyari ng ating Panginoon ang pagbigay ng karagdagan pangbuhay ng aking tatay. Minsan may mga ganyan na pangyayari sa buhay na kung minsan nagtatanong tayo, oh my God, why have you forsaken me? Ang dami kong problema kayon, ang dami kong mga pinagdaanan sa buhay, oh, ang dami kong mga kalungkutan, ang daming mga unexpected na mga pangyayari. Ang dami, maraming mga bagay na nagpapahina ng ating buhay sa mundo ito. At minsan, nasasabi nga natin, my God, why have you forsaken me? For the fifth word of Jesus Christ while he was on the cross is, I thirst. Nauhaw ako. Nauuhaw ako. Literally, uhaw na uhaw. Kasi grabe ang kanyang pinagdaanan sa buong maghapon. Pinalo na
naglakad, na pasan-pasan ang krus, paghihirap hanggang sa pinako sa krus. Sumaubusan ka talaga ng tubig sa mga ganyang mga paghihirap o kabigatan o pagod, ano? Pagod may kasama pang lungkot. So pagdating niya doon sa krus ay nakahingi siya ng tubig. At spiritually, God is thirsty of our concern and love. No? Kaya isipin mo yung mga disipulo niya ay during this time ay nagtatago na at umalis na sa lugar na yon para hindi sila makita. At physically, ay first, marami ang ibig sabihin eh. Minsan, yung pagkauhaw, no? Ay uhaw sa pagmamahal sa magulang, uhaw sa pagmamahal ng kamag-anak, uhaw sa maraming mga bagay, yung mga pinagkaitan ng maraming bagay, mga less fortunate, maraming sa ating mga kapatiran, sa ating mga kaibigan, na uhaw sa tunay na pag-ibig, sa tunay na kalinga, yung kauhawan, kauhawan sa salita ng Panginoon, yung kauhawan sa pagdalo sa simbahan o sa pagtitipon ng mga mananampalataya, kauhawan sa pagsik o sa pagsaliksik sa salita ng Diyos. So, sa atin na mga mananampalataya, isang napakalaking meaning nito para sa atin na tayo ay nauuhaw palagi sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Sixth word of our Lord Jesus Christ while in the cross, on the cross is He said, it is finished. Tapos na ang misyon ng ating Panginoong Diyos, ang utos ng kanyang Ama, ng ating Ama, na kanyang ilitas ang buong sanlibutan. Dineclare na niya na it is finished. The whole salvation of mankind, the whole redemption of the world, the redemption of sin, bringing back to the hands of God, bringing back to the light from darkness, bringing back from torment, going back to paradise, no? From Hades, from the destination to Hades, God, Jesus Himself, pick us up and bring us to His kingdom, bring us to the heavenly place with the Father. Kaya Although tapos na, no? Sabi ng Panginoon, it is finished. Redemption is yes, it is finished. Na tayo po ay niligtas na ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Ngunit isang paalala po, no? Para sa isang paalala naman para sa atin na although the redemption is finished, but our service, our worship in the Lord is not yet finished. Amen? Yung ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi kailanman matatapos. Hanggang doon sa langit, tayo ay maglilingkod, sasamba at magpuri sa ating Panginoon. Basically, sabi niya sa pang-isa cross that it is finished because He is the Lamb of God. He is the Lamb of God who become sacrifice of our sins. Jesus saves us, becomes the Passover Lamb to save us from harm. So siya ay nagiging isang sakripisyo na tupa at nang tayo ay nakaranas at nakatagpo ng kaligtasan. At ngayon po mga kapatid ay darako na tayo sa pinaka-last na salita ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo, and that is the word He said, Father, into Thy hands I commit my spirit. So, sinagkatiwala po ng Panginoong Jesus ang kanyang espiritu sa Ama. This is a very strong encouragement, no, sa atin na mga mananampalataya kay Jesus, that our spirit is committed, binigay natin sa Ama. Doesn't mean na mamamatay ka na kahit kukumit mo na yung spirito sa Panginoon, no?
once you have received the Lord Jesus Christ as your personal Savior, then that was the time that you will commit your spirit into the Father's hand. Yung pagkatiwala mo sa Ama ang iyong espiritu. Bakit? Bakit pagkatiwala yung ating espiritu sa Diyos Ama? Kasi ang ating katawan, ang ating laman ay mabubulok lang, di ba? Mamamatay din. Kahit gaano pa tayo kayaman, kung gaano pa tayo kagwapo ngayon, kung gaano ka pagkaganda ngayon. Pero darating ang time na ang ating katawan ay mabubulok lang. Mamamatay lang. Pero ang ating espiritu ay manatili. Kaya napaka-importante na ang iyong espiritu ay iyong ipagkatiwala sa iyong Panginoon. Bakit? Kasi ang espiritu mo ang pupunta at haharap sa Panginoon. Ngayon, kung ang espiritu mo ay hindi sa Panginoon, kung ang espiritu mo ay sa kaaway, ang espiritu mo ay sa diablo, saan pupunta ang iyong espiritu? Siyempre doon sa diablo. Kaya importante that sabi ni Jesus Christ, into thy hands I commit thy spirit. Ngayon din, pwede mong sabihin sa ating Panginoong Hesus na Panginoon, ang aking espiritu ay pagkakatiwala ko sa iyo sa oras na ito. Huwag nating hayaan na pupunta ang ating espiritu sa torment o mapunta sa paghihirap, mapunta sa impyerno. Mga kapatid, ang ating espiritu ay ating ipagkatiwala sa ating Diyos Ama. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya ang may magandang layunin sa atin at karapat-dapat lamang na ibalik natin sa Kanya, ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating espiritu. Amen? Yan ang pinakamahalagang mensahe sa pag-alala natin, no, sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya yun po, mga kapatid, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross, and all those words Jesus had say while he was on the cross is a very meaningful for us right now. Kung wala nang ibang sacrifice pa ulit ng buhay to save us from sin, because Jesus is the ultimate sacrifice, the only one Son of God, the Lamb of God who saves us from all of our sin. Ang cross ay talagang nagpapaalala alang-alang sa ating kaligtasan. Ang mga pako na naging sanhi ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus doon sa krus, at hanggang sa kanyang kamatayan ay kanyang pinatunayan ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin.